Isa pong mapagpalang panunood, mga kaibigan, mga kapatid, at muli ko po kayong wini-welcome sa atin pong ginagawang pag-aaral ng topic po natin o ng may temang Rest in Christ. Tayo po ngayon ay nasa Lesson 10 at nawa po ay patuloy po kayong nabibless sa amin pong mga binabahagi at nawa po ito'y nakakatulong sa ating paglago, sa ating pananampalataya at relasyon sa ating Panginoon. Pinag-uusapan po natin nung mga nakaraan yung kapahingahan na matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, na anumang problema, pagsubok ng buhay na meron tayo sa biyaya ng ating Panginoong Diyos ay mapagtatagumpayan po natin ito at matatagpuan natin ang kapahingahan sa Kanya. At nung nakalipas pong linggo ay sinimulan po natin yung pag-aaral sa may kinalaman sa Sabbath. Yung Sabbath rest na kung saan ay edinesign ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun tayo ay mapaalalahanan na siya'y mabuting Diyos at siya'y nagmamahal sa bawat isa sa atin. At para po sa pagpapatuloy ay itutuloy po natin yung topic po natin and we will talk about yung topic po natin na Sabbath rest. At nawa po sa ating pong pag-uusapan ngayon, kayo po ay makakatagpo ng pag-asa at kapahingahan mula sa ating Panginoong Diyos. Samahan niyo po kami sa gagawin po nating pag-aaral ng leksyon. Muli po, ako po si Pastor John Alexis Mercado. At kayo po'y wini-welcome po namin dito po sa pag-aaral na inihahatid po sa inyo ng 3 Points Ministry. Tayo rin po ay napapanood sa ilang mga pages na sa social media. Salamat po sa Hope Channel Philippines for allowing us na patuloy pong ma-cross po sa ating mga videos upang marami pong makanabang, marami pong makaparinig ng salita ng pag-aaral ng salita ng ating mahal na Diyos. At ganoon din po yung mga iba pa pong pages na patuloy po tayong inaalaw na may palabas ang ating pag-aaral na ito. Again, ang amin lamang pong kagalakan ay mapaglingkuran kayo, maihatid sa inyo ang mabuting balita na nanggagaling sa salita ng ating Panginoong Diyos. At muli po nais ko pong pasalamatan ang ating pong Cavite Adventist Mission na kung saan po ay patuloy pong sumusuporta ang ating mga leaders at patuloy po na sila po ay natutuwa sa ating pong ginagawang
paglilingkod. Maraming salamat rin po sa inyo, mga minamahal kong mga kapatid, mga kaibigan, sa inyo pong patuloy na pananalangin, pagsuporta, at sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos ay tayo po ay nakakapagpatuloy. At muli po, nais ko pong ipaalam sa inyo that by October ay meron na naman po tayong gagawing nightly series. Pakisama nyo po sa inyong mga panalangin. At muli po, maraming salamat mga kaibigan ko, mga kapatid ko. Kayo po ay ginagamit ng ating Panginoong Diyos upang nang sa ganun ang mensaheng ito ay makarating sa maraming tao. At the same time, maraming salamat po at patuloy po na yung ating mga pangangailangan, yung ating mga kagamitan na pangangailangan ay ating pong nagkakaroon po tayo upang nang sa ganun mapaganda pa po natin ang paglilingkod sa inyong lahat. So muli po maraming salamat sa inyo at kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama po namin kayo, inaanyayahan ko po kayo mga kaibigan, mga kapatid, napakadali lang po, i-like nyo po ang aming page, mag-subscribe po kayo sa YouTube, i-follow nyo po upang nang sa ganon ay ma-notify po kayo sa mga videos na aming pong pinapalabas every week. Meron po tayong pag-aaral every Wednesday, Friday, and Sunday. Okay po? At ganun din po sa mga kasama na po namin ngayon. Maari nyo na pong i-share ang video ito. Pakipindot nyo po yung share button dyan. I-share nyo po sa mga kaibigan nyo, sa mga mahal nyo sa buhay, sa mga kaibigan, sa mga pamilya, relatives, o kahit sino pa man, sa mga group na meron kayo. I-share nyo sa timeline po ninyo para makinabang yung ating mga kaibigan na makakapakinig ng pag-aaral po natin sa oras na ito. At nais ko rin po palang pasalamatan yung mga kaibigan, mga kapatid na nagme-message po sa amin na nagsasabing sila'y tunay na nakikinabang at nagagamit sa kanilang iglesia ang ating pong ginagawang mga pag-aaral. Maraming salamat mga kapatid. Ito pong yung mga binibigay nyo pong mga pananalita ay nakakapagbigay ng inspirasyon at nakakapagbigay katuwaan sa amin pong ginagawang paglilingkod. Maraming salamat muli! At sa ating pong pagpapatuloy, tayo po yung muko para sa isang panalangin. Ama po naming Diyos, dakilat makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na sa oras pong ito ay muli po kaming mag-aaral ng inyong mga salita. Tulungan kaming maunawaan ito, maitanim sa aming puso't isipan, maging malinaw po ang mensahe at makuha po namin ang mga praktikal na leksyon na makakatulong sa amin upang mas lalo po kaming lumago sa aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So muli po tayo po ay nasa lesson 10. Napakabilis ng panahon. Imagine nyo, tayo ngayon ay nasa bare months na. Ano? Kaya nakikita ko ngayon yung mga posts sa social media na nagsisimula na rin daw mag-awitan ng mga awitin na nagpapaalala sa atin na yung pagtatapos ng taon ay malapit na namang muli. So mga kaibigan, mga kapatid, nawa po, patuloy niyong nararanasan. Alam ko po na tayo po hanggang ngayon ay narito pa rin sa pandemyang ito. Marami pa rin mga pagsubok, maraming problema, pataas pa rin ang pataas ang cases. Hindi natin alam ano maaring mangyari sa kinabukasan, ngunit kung kasama natin ang ating Panginoong Diyos, we will experience rest in Him. At ang ating pong topic para po dito sa 10th lesson, ito pong series na ginagawa natin is Sabbath Rest. Lesson 10, Sabbath Rest. At ang ating pong key text matatagpuan sa Leviticus 23 verse 3. At ang sabi po ay ganito, 6 days shall work be done, but the 7th day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. You shall do no work on it. It is the Sabbath of the Lord in all your dwellings. So sa talata pong ating binasa, malino pong sinasabi doon na tandaan nyo po yung ating setting na nang ginawa ng ating Panginoong Diyos ang langit at lupa, nandun na po yung Sabbath rest na nagsilbing sign na pag-uusapan po natin yan mamaya sa tao. At hindi lamang po yun, sila'y naging alipin ng napakatagal sa Ehipto at hindi nila nakikip ang Sabbath. At ngayon po ay sila ay nakalabas na, pinalaya na ng ating Panginoong Diyos. Sila muli ay pinaalalahanan ng kahalagahan ng Sabbath. At ang sabi po dito, sa 6 na araw na ikaw ay magtatrabaho, ngunit ang 7th araw ay Sabbath sa ating Panginoon na kung saan ito ay gagamitin natin o itong araw na ito ay paraan upang na sa ganun tayo ay magpuri, magsamba sa ating mahal na Diyos. At sa mga nakikinig po nating mga kaibigan, mga kapatid, maaring doon po sa pinag-aralan natin last week ay medyo familiar na po kayo sa topic. Ano po? Sa mga hindi naman po, nanyayang ko po kayo, maganda po balikan nyo po yung isang topic po namin, yung last week.
ano po, para nang sa ganon, makita nyo po yung connection. Well, dito po sa pag-aaral natin ngayon, meron tayong konting review na gagawin dahil yung ilang mga details ay diniscuss na doon sa nakalipas na lesson. Pero, idi-discuss ko lang po ng ilang muli dito sa pag-aaral natin ngayon at ididiin pa po natin ng konti. At ulitin ko po, ang nice po natin dito, hindi lamang malaman yung facts, makita natin yung practical lesson na ito sa ating mga buhay. At tulad po ng ating laging ginagawa, I will be sharing only 3 points. 3 points lamang po na nawa po ay makatulong upang mas lalo tayong mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Madali po nating maalala at madali nating ma-share sa mga kaibigan, mga mahal sa buhay na meron po tayo. At ang unang letter M, when we talk about Sabbath rest, let us not forget that it is a day of memorial. Okay po, day of memorial. Naalala nyo, di ba po yung word na remember? Sa 10 utos, ito ang kakaiba at sa kayo 5 utos na ang sabi ay honor. Pero madalas nakalagay thou shall not. Pero ito ay remember. Okay? Kasi again, ito ay part ng moral law at maaring kaya po remember sapagkat ang tao ay maaring makalimot. At totoo nga tayo ay madalas na nakakalimot sa ating mga buhay. Ano sa mga bagay-bagay, kahit nga sa mga bagay-bagay, mga simpleng mga paperwork, so minsan naman mga kagamitan na iiwan po natin. Ano po? So, it's a day of memorial. And memorial of what? At based po sa pinag-aralan natin noong nakaraan at babalikan lamang po natin ngayon, it is a memorial of creation. Doon po sa ika-apat na utos sa 10 utos. Hindi na po natin babasahin ng buo, pero babasahin po natin yung nasa Exodo 20:11. At ang sabi ganito, "For in 6 days the Lord made the heaven and the earth, the sea and all that is in them, and rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy." So makikita po natin dito na nung ibinigay ang ika-apat na utos sa 10 utos, naka-mention po na nilikha ng Diyos. You keep the Sabbath day for in six days the Lord made the heaven and the earth. Ibig sabihin ito po ay pag-alala na ang Diyos natin ay manlalalang. At tatandaan po ninyo, napakahalaga na sa ating buhay sa araw-araw, maalala natin na ang Diyos ay makapangyarihang Diyos. Bakit po? Sapagkat maraming mga pagsubok sa buhay, maraming mga problema, at minsan pakiramdam natin mas makapangyarihan yung mga puwersa sa kapaligiran natin na maaring nagdadala ng matinding kalungkutan, depresyon, o anuman yan sa ating mga buhay. And it's good to remember na meron tayong makapangyarihang Diyos na hindi tayo pababayaan. It's good to remember na meron tayong Diyos na nagmamahal sa atin. Diyos na ang nais ay tayo ay patuloy na makakilala sa Kanya. So, ang Diyos natin makapangyarihang Diyos. At alam nyo, pagbabalikan nyo yan sa original na lingway, ang ganda niyan. Sapagkat yung word na ginamit dun sa create, ano po? Dalawa yan, asa and bara. At yung isa dun, ang ibig sabihin ay creating something out of nothing. Ibig sabihin, pag maalala natin na ang Diyos ay makapangyarihan, He can create something out of nothing. Yung alam, yung feeling mo walang-wala na, wala nang solusyon, feeling mo wala nang mangyayari, wala nang magagawa, pero sa biyaya ng ating Panginoong Diyos ay magagawa. Magagawa. Kasi bakit po? We are serving an all-powerful God. Kaya po, it's good, napakabuti ng Panginoon na ipinagkaloob niya ang Sabbath rest, ang araw ng pagpapahinga, upang nang sa ganon, sa anumang pagsubok ng buhay natin, sa isang buong linggong dadaan, maalala natin na meron tayong Diyos na manlalalang, Diyos na makapangyarihan, at Diyos na kayang gumawa ng isang bagay, di lamang isa, maraming bagay, out of nothing. Out of nothing. Hindi lamang po yun. Based po sa ating text, alam nyo, marami tayong pwedeng pulutin. Dito pa nga lang, ang dami na pwede ng isang buong topic to, isang buong sermon ito. Pero dito po, sa memorial of creation, yung pag-alala sa creation or of our creator, a powerful God, meron rin pong ilang mga bagay na makakatulong sa atin every time we worship, we give
time, o hindi lamang yun, we respect yung utos ng Diyos to remember the Sabbath day. Ito ay malaki ang benepisyo sa ating mga buhay. Tingnan nyo po sa Genesis 1:26. Ang sabi po ay ganito, "Then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So ang gusto ko pong bigyan pansin dyan sa talatang yan, yung sinabi na let us make man in our image according to our likeness. So ibig sabihin nito mga kaibigan, mga patid, every time we remember that God created the heavens and the earth, every time we keep the Sabbath, at ito ay nagsisilbing memorial of creation, naalala rin natin na tayo ay nilikha ng Diyos from His image, from His likeness. At pag pag-aaralan nyo, alam nyo, meron akong ginawang isang buong series po dyan about yung being created in our image. Ano yung ibig sabihin nito? Napakaganda, because it could mean that we are created in the character of God. But the point is, nung nilikha tayo ng Diyos in His image, it means, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, that we are valuable. We are important. Tayo ay mahalaga. Kaya nga po, lagi ko pong minemention na yung mga bagay ng sanlibutan dito, minsan we feel na we are important when we have the things of, yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, di ba? Pag meron kang latest na gadget, pag meron kang latest na sasakyan, latest na mga kung ano-anong gamit, ano, latest na damit, signature na damit. And most people, they only feel important kapag meron sila ng mga bagay na yan. Pero alam nyo po, ang ganda nito, yung benefit ng Sabbath sa atin, napakataas sapagkat ipinapaalala sa atin, kahit wala ka ng mga bagay na yan, you are created in my image, in my likeness, which means you are valuable. You are important. Kaya nga po, maganda po siguro, paalalahan na natin yung ating mga sarili. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, by God's grace, you are important. O sabihin natin sa ating mga sarili, we are valuable. We are precious. Jesus died on the cross for us. So yung creation, not only that it reminds us that we are serving a powerful God, we have our Creator, it also reminds us of our standing, yung original standing natin na naapektuhan ng pagkakasala lamang. Na tayo po ay created in the image and likeness of God. So mga kaibigan, mga kapatid, ito po may benefit rin pala talaga. Yung pagkikip at pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. Kasi huwag niyo pong kakalimutan na nung ibinigay ang kautusan, ang Diyos na nagbigay ay mapagmahal na Diyos. At dahil na nagbigay ay mapagmahal na Diyos, ibig sabihin yung mga bagay na Kanyang ninanais na gawin natin ay para rin sa ating ikabubuti. Amen po ba, mga kaibigan, mga kapatid ko? So again, it reminds us that we are valuable, we are precious. So even without the material things of this life, mahalaga ka, kaibigan ko, sa ating Panginoong Diyos. Baka po merong sumusubaybay ngayon na pakiramdam ninyo, ang buhay ninyo ay patapon na, ang buhay ninyo hindi na mahalaga, you are always failing in this life. But please know, sa gabing ito o sa oras na ito, maaring hapon sa inyo dyan, umaga sa inyo, o gabi, anumang oras ngayon dyan, at ikaw ay sumusubaybay ngayon, kaibigan ko, gusto ko ipaalam sa iyo at ipaalala sa iyo, mahalaga ka sa Diyos. Mahal ka ng Diyos. At yan ang naging dahilan kaya pinadala ang Kanyang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo to die on the cross for all of us to have salvation. So again, ulitin ko, it's a memorial of creation. Hindi lamang yun. It also reminds us of our responsibility. Tingnan nyo sa Genesis 2:15 because it is a memorial of creation. Ang sabi, Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Ano po ibig sabihin nito? Pinapaalalahanan rin tayo ng ating responsibilidad na alagaan ang ating sanlibutan na ginagalawan, hindi lamang yung ating sanlibutan na ginagalawan, kundi maging responsable rin tayong mga nilalang
sa araw-araw ng ating mga buhay. Ibig sabihin po, doon pala sa utos at maging sa creation, si Adan at Eva ay hindi tinuruang maging tamad. Okay? Ano? Naalala ko ngayon, alam nyo, pag nagtitingin ako sa social media, mayroong mga sinasabi doon, yung mga tambay-tambay na lang, tambay sa social media, tambay sa ganito. Pero ang sabi po dito, we are to be responsible. Kailangan tayo maging responsable. At ito ay para rin sa kabubuti natin. Alam nyo naman, pag hindi tayo gumagalaw-galaw, ha? Pag wala tayong ginagawa, mas lalo tayong prone na magkasakit. So ang point, mga kaibigan, mga kapatid, yung Sabbath, it's a day of memorial. It's a memorial of creation. And at the same time, pinag-usapan po natin noong nakaraang linggo, it is not only a memorial of creation, it is also a memorial of redemption. Tingnan nyo pong sabi, ito po yung naalala nyo. Well, again, I'm requesting you, if you want to understand more, balikan nyo po yung old video natin, yung last week na video po natin. Para nang sa ganun po, yung topic po nun ay the rhythms of rest. Pwede nyo rin po i-check sa YouTube para mas madali nyo pong maunawaan. Ano po? Makita nyo po yung connection. Babasahin ko na lamang po yung verse 15. At ito po ay part nung Ten Commandments na reiterate ni Moses sa mga Israelita. Ang sabi niya, and remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there by a mighty hand and by an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. So, ang sabi po dito sa ating talatang binasa, nung dinagdagan na, hindi lang dinagdagan, kundi in-emphasize, binigyan pa ng pakahulugan na mas malalim ni Moses yung pagkikip ng Sabbath, that not only that it is a memorial of creation, it is a memorial of redemption. Pag-alala ng ating pagliligtas. Sapagkat nung ibinigay sa kanila, sila ay pinapaalalahanan na tandaan nyo, kayo ay mga slaves. Ngunit ang Diyos, because of His mighty hand, iniligtas po tayo. Kaya po, every Sabbath day, it reminds us. It is binigay ng Diyos for us to remember that He is our Creator and Redeemer. Uulitin ko po, minention ko po itong ulit-ulit sa mga topic po natin noong nakaraan. Lalo na po yung last week, yung Rhythm of Rest, na every day we can remember God. Pwede naman natin, talagang yun naman ang nice ng Diyos, na every day ng buhay natin, alalahanin natin siya. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ha? Pati Saturday, the seventh day. Lahat ng araw, aalalahanin natin ng Diyos. Hindi pwedeng nung ikapitong araw lamang. Pero ang point, ito ang ay binigay ng Diyos. Yung ikapitong araw ay Diyos mismo ang nagtakda na itong araw na ito ay itatabi ninyo. At hindi lamang yun, ito ay magsisilbing sinyales, sign, na ito ay, na ako ay manlalalang at ako ang inyong manliligtas. But every day we are to remember Him. Pero tandaan nyo po, ang difference nito, siya ang nagtakda ng araw na ito. Kumbaga parang ganito yan. Malimutan mo ng ibang araw, malimutan mo ng Sunday, o malimutan mo ng Tuesday, malimutan mo ng Friday. Pag dumating yung ikapitong araw, yung mismong araw na yon, it's a reminder. Huwag kang makakalimot. Every week, nagbigay ang Diyos upang nang sa ganun maalala natin. So again, it is a memorial of redemption. Inaalala natin yung pagliligtas ng Diyos. At kung babalikan natin, not only na aalalahanin natin yung pagliligtas, tayo po naman nagbabasa ngayon, aalalahanin natin how the Israelites crossed the Red Sea and how God stretched out His arm and helped the Israelites. Sa atin namang panahon, titingnan naman natin how Jesus Christ, how God made it possible na siya ay magkatawang tao, mamatay sa krus ng Kalbaryo, mabuhay na muli, at mamagitan para sa bawat isa sa atin. So we remember the cross. Inaalala natin ang ating Panginoong Hesukristo, pero tatandaan niyo po, hindi lamang tuwing Sabbath, but every Sabbath, it's a day na inassign ng Diyos na magsilbing paalala sa atin that Jesus, God, is our Redeemer. At alam niyo, all throughout the week, meron tayong mga karanasan na masasabi nating naranasan natin ang pagliligtas ng Diyos.
Alam nyo ngayon itong COVID-19, kinalulungkot ko na sa tuwing tumitingin ako ng social media. Yung pakiramdam na yung mga kaibigan mo, yung mga naging matalik mong kaibigan ay namamatay because of this COVID-19. At sila'y nasa mga bata pang edad at sila'y mga aktibo sa church. Nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid, itong linggo lamang na dumaan ay talagang grabe, sabi ko, ang aking kalungkutan na malaman na yung isa sa mga instrumental na kumbaga nakatulong sa aking paglago sa pananampalataya dahil sa kanyang pagiging aktibo sa church, siya ay nasa Tarlac, na nakasama ko siya ng maraming mga pangangaral. Nakakalungkot. At alam niyo yung reflection ko ngayon, yung hangin na meron tayo ngayon, ay dapat nating pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Yung tayo ay nabubuhay sa araw-araw, tayo ay buhay pa hanggang ngayon at kasama po namin kayong nag-aaral ngayon, dapat tayong magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Because the wages of sin is death. Pero ang Diyos ay hindi tayo pinapabayaan. At alam ko po maraming mga karanasan na maaari nating ibahagi sa pagliligtas ng Diyos sa ating buhay. It's either physically, mentally, socially, spiritually, anumang pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa atin, we should remember. Maalala natin na hindi tayo pinapabayaan ng ating mahal na Diyos. At alam nyo, minsan po kami po mag-asawa ni Mrs. ay panaglalakad kami tuwing gabi. Nire-recall namin yung mga experiences namin, how the Lord saved us, how the Lord provided for us, how the Lord guided us sa mga bagay-bagay, how the Lord forgave us. Alam mo yun, yung nagkamali ka sa decision mo, and yet God was there to let you feel na mahal ka niya. Kaibigan, kapatid, napakasarap na ang Diyos, alam nyo, sa kabisihan ng buhay natin ngayon, napakaabala natin. Sa kabisihan ng buhay natin, meron siyang araw na itinakda na kung saan itong araw na ito ay we stop for a while, we rest, and we remember His love for us. We remember His saving grace. Maalala natin ang pagliligtas niya sa bawat isa sa atin. Alam nyo, naalala ko na naman tuloy yung isang kwento. Tulad po na nabanggit ko, nung ako'y nag-aaral pa lamang at nag-aaral magpastor, talaga po ang aking kagustuhan ay magbasa ng libro. At alam nyo, meron po akong mga karanasan nung ako ay nasa AUP na naranasan ko ang pagliligtas ng ating, yung pagpo-provide ng ating Panginoong Diyos. Naalala ko nung one time, na ikwento ko na to sa ilan, pero ikikwento ko lang yung maiksing portion lang. Alam nyo, meron doon tindahan sa AUP, kinakainan namin. Eh, sabi ko nga po sa inyo, medyo ako nagtitipid dahil libro ang aking gusto. At hindi lamang dahil sa libro ang aking gusto, gusto ko talaga magbasa, gusto ko mag-aral talaga. At yung siyempre, pag yung funds mo ay not enough. So, alam mo yun, talagang kailangan mong magtipid. Naalala ko noon, mga kaibigan, mga kapatid, ang ginagawa ko ay everyday. Ang budget ko sa pagkain, pag umaga, 5 pisong tinapay. Kapag gabi, 5 pisong tinapay lang rin. Kapag tanghali, meron akong kinakainan doon sa loob ng school. At pagkatapos po, pag ako'y naroon, nagtatanong ako, magkano po yung kanin? 7 pesos pa lang noon, hindi ko na alam magkano. Magkano na ngayon sa mga karinderya, no? Baka ganun pa rin, o baka 10 piso na. So, 7 pesos. So, sabi ko, 2 po. Magkano na po yun? 14 pesos. 14 pesos. Tapos, tatanungin ko, magkano po yung gulay? Sabi, 15 pesos. Mura pa, no? Mura pa ngayon. Mahal-mahal na. 15 pesos. Pagkatapos po, tatanungin ko, pwede po bang kalahati lang ng gulay? Magkano yung kalahati? 7.50. Okay, so magkano? 21.50 lang. Ako ay nakakasurvive. So, everyday, 5 pesos in the morning, 21.50 in the during lunch, tapos 5 pesos tuwing gabi. So, 31.50 lang ang aking budget everyday. Nakakasurvive na. Pero alam nyo naman, pag ganun ang style mo, mamamayat ka talaga. So namayat ako ng todo. Grabe po. Pero alam nyo, one time, ako'y laging nagtatanong doon sa store. Kakatanong ko ng kakatanong araw-araw. Nakikinig pala yung may-ari ng may-ari nung pinagkakainan ko.
Aba, one time nagtatanong ako, sabi ko, magkano po yung gulay? Aba, sinabihan ako, sabi niya, Alexis, di ba? Tama, yan ang pangalan mo, Alexis. Opo, tama po, Alexis. Napansin ko, araw-araw ka nalang nagtatanong ng presyo ng gulay. Ano ba sa tingin mo, magbabago yung presyo ng gulay? Sabi ko, hindi naman po, kasi baka po mamaya mas nagmura o baka nagmahal. Para alam ko po kung kalahati lang kukunin ko o buo kong bibilin. Alam nyo, sabi niya bigla, alam mo Alexis, nakikita ko na ikaw ay nagnanais talagang mag-aral. Ganito na lang ang gagawin natin. Sabi niya po sa akin to, ganito na lang ang gagawin natin. Ang gagawin natin, kakain ka dito sa aking parang restaurant, kakain ka dito sa aking karinderya, at hindi ka na magbabayad. Sagot ko na yung pagkain mo sa araw-araw para nang sa ganun makapag-aral ka ng mabuti at makapagpatuloy ka sa pag-aaral. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, yung mga ganung karanasan, naalala ko ay talagang napakabuti ng Panginoon. At hanggang ngayon po ay lubos ang aking pasasalamat sa mga taong ginamit ng ating Panginoong Diyos. Kaya po ako ay nakapag-aral at ngayon po ay nakakapagturo ng salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong lahat. Pero ang point ko po, kaya ko po kinikwento yun, gusto ko pong maalala natin na sana po sa tuwing tayo ay dumadaan yung ikapitong araw, yung Sabbath rest, maging practice natin na alalahanin natin yung mga karanasan natin ng pagliligtas ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. It's good to remember Him every day. But in case na malimutan natin, mga kaibigan ko, mga kapatid ko, binigay ng Diyos ang araw na ito para huwag tayong makalimot. Maalala natin na siya ang ating tagapagligtas. Kaya po sa mga sumusubaybay po ngayon, masarap pong balikan ang mga pagliligtas, paggagabay ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. At subukan nyo po, sa tuwing kayo may mga pagsubok, kayo may mga problema, balikan nyo lagi yung mga karanasan ninyo. At ito ay magpapalakas sa inyo sapagkat maaalala po natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyarihang Diyos. Siya ay ating tagapagligtas, hindi niya tayo papabayaan. And siya ay naging tapat nung nakaraan, magiging tapat siya hanggang sa future o hanggang sa darating na mga panahon. At hanggang ngayon ay tapat ang ating mahal na Diyos. At dito po sa ating lesson, yung Sabbath din po, it is not only for the Jews. Kasi mayroon pong ilan na mga nagsasabi, ito ay para sa mga Hudyo lamang. Ano po? Pero hindi ko po tatalakayin ng todo. Pero gusto ko lang pong basahin yung nasabi sa Exodus 23:13. Pansinin nyo po, 6 days you shall do work, and on the 7th day you shall rest, that your ox and your donkey may rest, and the son of your female servant and the stranger may be refreshed. Ibig sabihin, maging yung mga strangers, yung mga tao na hindi kasama ng kanilang, kumbaga hindi part ng kanilang tribo, ng kanilang nasyon, ay kailangang makaranas din. Na nagpapakita na ang Sabbath is not just for the Jews, it is for everyone. Kaya nga po, kahit si Adan at Eva, wala pa namang nationality nun, sila pa lang naman. And they are the representative of humankind. And when we go back to creation, nagpapakita yung universality of the Sabbath. So number one na gusto ko pong bigyan nating pansin dito is yung word na memorial. Now let's go to the second point. Ang second point po natin ay yung word na ministry. Bakit po ministry? Sapagkat ini-establish po natin na sa araw ng Sabbath, ito ay maari rin natin gamitin upang ipaglingkod natin sa mga tao sa ating paligid. Pero bago po natin bigyan basin yan ng todo, gusto ko po munang basahin natin yung nasa Isaiah 58:13 na paalala how we should keep the Sabbath. Tingnan nyo po ang sabi dito, if you turn away your foot from the Sabbath, from doing your pleasure on my holy day, and call the Sabbath a delight, the holy day of the Lord honorable, and shall honor Him, not doing your own ways, nor finding your own pleasure, nor speaking your own words, then you shall delight yourself in the Lord, and I will cause you to ride on the high hills of the earth, and feed you with the heritage of Jacob, your father. The mouth of the Lord has spoken. So dito po sinasabi na we are to turn away your, sabi niya, dapat daw po pala ang gagawin lamang natin
ay yung mga bagay na kaaya-aya sa ating Panginoong Diyos. And we will consider Sabbath as a delight. So hindi natin gagawin yung ating mga sariling kalayawan, sarili lamang mga kagustuhan. At minsan po, alam nyo po, nangyayari na yung day of rest o yung Sabbath na ibinigay ng Diyos, minsan ay nagagamit para nang sa ganun ay magawa yung mga kalayawan pa rin. Ano? Pag sinabi pong mga kalayawan or mga pleasure, ito po ay we try to go away with yung mga businesses. And I think na-mention po natin last week, napag-aralan po natin last week, na dito po ay sinasabi rin po sa atin na kailangan may worship tayo pag Sabbath. Hindi lamang po yun, kailangan yung family and friends natin, yung relationship natin with family, with friends, co-church members, ay maayos po natin. And we will stop yung mga businesses natin and we will plan ng mabuti how we will spend time with God to nurture a relationship with Him, with our families and friends. Ano po? So dito po, iwasan daw po natin na gamitin ang araw na ito para sa ating mga sariling mga kagustuhan. Kaya po alam nyo ngayon, matindi talaga ang pagsubok natin. Ano? Lalo na ngayon, yung dati, para ka ikaw ay makapag-shopping, pupunta ka pa ng mall. Ha? Ng mall. Ngayon, sa cellphone mo lang, ay naroon na. Lalo ngayon, pandemic, pati ang ating pagsamba, ginagawa natin sa panunood sa social media. Kaya po napakalaking challenge sapagkat pag minsan ang hirap. Alam nyo yun, yung nakikinig ka ng sermon, biglang may mag-notification, ang lalabas na notification, sale today. Tapos ang sale pa, yung gustong-gusto mo pang gamit nakalagay 70% off. So yung isip mo biglang lalayo. Mapupunta kung saan habang ikaw ay nagpupurit, nagsasamba. Kaya po, we need to find ways how we can focus, how we really can set aside this day for the Lord. And I think kung i-evaluate po natin ang ating mga sarili, we are all guilty. At kailangan natin ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin magagawa sa ating mga sarili. But the point is, again, balikan po natin yung lesson natin last week. We use it to nurture a relationship with God, with our families, with our friends. It's a holy convocation. Binasa po natin yung memory text natin. Ito ay araw na pupuri tayo. Meron tayong tinatawag na congregational worship. At hindi lamang po yun, yung the remaining hours after ng congregational worship is we use it to get rest physically. And at the same time, ay magamit po natin to serve. Makapaglingkod, kaya po, ministry. Ano? So, pwede pala na sa araw ng Sabbath, we engage ourselves in the ministry. Tingnan nyo po, maging ang ating Panginoon sa Kristo, ng araw ng Sabbath, ay naglilingkod. Ah, yung Bible study, pagpapagaling, yung mga bagay na yan, pwede po natin gawin sa araw ng Sabbath. Tingnan nyo po ang sabi sa John 5, 9-14. And that was the Sabbath day. The Jews therefore said to him, who was cured, it is the Sabbath, it is not lawful for you to carry your bed. Kasi pinagaling ng ating Panginoon Jesu Kristo, hindi daw lawful, hindi daw pwede. Sabi ni Jesus, he answered them, he who made me well said to me, o sabi daw po dito nung pinagaling, take up your bed and walk. Then they asked him, who is the man who said to you, take up your bed and walk? But the one who was healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, a multitude being in that place. Afterward, Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well, sin no more, lest a worse thing come upon you. Tingnan nyo pagdating sa verse 16. For this reason, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him because he had done these things on the Sabbath. Kasi po, ang pananaw ng mga Hudyo, medyo naging extreme. Okay? Minsan ginagamit itong text na to para sabihin na yung Sabbath daw po ay ang ating Panginoon Jesu Kristo ay lumabag. Well, base sa pagkaunawa ng mga Hudyo. Kasi nga po, ang ginawa nila sa Sabbath, inistriktuhan nila ng todo. At hindi lamang yun, nawala na yung essence, nawala na yung purpose ng Sabbath. Kaya ang gano'n, sa kanila po, di bali nang may sakit, di bali nang naghihirap, huwag ka nang tumulong. Pag Sabbath, may limitasyon, pati nga yung pagpapagaling, bawal. Pero dito po sabi ng Panginoon Jesucristo, no, kinokorekt ng ating Panginoon Jesucristo ang kanilang mga maling pangunawa. Kaya nagpagaling ang ating Panginoon Jesucristo at sinabihan pa siya, go and sin
no more. The point is, it's okay to do ministry, to help people, to engage ourselves in Bible studies, yung mga iba't ibang mga ministries, visitation, yung mga iba't ibang mga bagay na yan sa araw ng Sabbath. Because it is good na tayo daw po yung maglingkod sa ating kapwa. Kaya nga po, nung alam nyo, ngayon kasi limited ang ating mga movement. Ha? Naalala ko dito sa Ayas, meron kami tuwing hapon na meron kami para sa mga bata. Meron tayong mga ministry na mag-outreach sa ibang mga lugar, magre-ready sa pangangaral, mabibigay ng pamphlet. Ito daw po ay mabuti. Okay yan. Ano po? Hindi po masama na gawin ang mga bagay na yan. Ang mali, kung tayo po ay yung Sabbath natin ay, kumbaga, hindi na natin talaga, kumbaga, ayaw na nating tumulong. Alam mo yun, yung talagang may pagkakataon naman tayong tumulong, maglingkod, pero sabi natin, ah, gusto ko ano na lang, physical rest lang. Physical rest lang. Kailangan po balanse. While we are experiencing physical rest, meron rin pong spiritual rest. And at the same time, hopefully ay makatulong tayo by God's grace sa mga tao sapagkat we follow the footsteps of Jesus Christ. At maging ang ating Panginoon Jesucristo, nagpagaling, naglingkod ng araw ng Sabat. Okay po? Kaya po, hindi pala pwedeng sitting down always lang. Ano? Hindi pwedeng nakaupo lang lagi. Ano, sa church, kailangan tayo ini-engage natin yung sarili natin sa iba't ibang mga ministry. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, I'm praying that God will impress you. Impress kayo ng Panginoon. Ano yung pwede nyong gawin for Him? Hindi lamang tuwing Sabat. Tandaan nyo po, it's good na ang Diyos naglaan sa atin ng araw na talagang maaalala natin siya. Hindi natin siya makalilimutan. At meron ring araw na tayo ay, alam mo yun, because we set aside that day, pwede rin natin gamitin yung oras na yun, portion of the time to serve. Pero as much as possible, again, we are encouraged to do it every day of our lives. Okay? So ngayon, again, we talk about yung first letter M natin. It's a day of memorial. Number two, it's a day of ministry. Pero tandaan nyo po, to get the complete presentation, panoorin nyo po yung last natin. Yung last na lesson po natin, yung rhythms of rest. Dahil dun po, ipinakita rin po natin na yung Sabbath rest is a day to nurture a relationship with God, with families, and with our friends. Ngayon punta tayo sa last letter M po natin. At ang linagay ko pong last letter M natin ay yung word na mark. Ang Sabbath day po, it's also a mark. Or it's a sign. Tingnan nyo po ang sabi sa Exodus 31 verse 13. Speak also to the children of Israel, saying, surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. So not only that God is our Creator, not only that God is our Redeemer, He is also our Sanctifier. Siya rin yung nagbabago, nagpapabanal, siya rin po yung nag-change, nagtatransform sa atin. That's why we cannot do it on our own. We need to continually surrender ourselves to God, patuloy tayong tumingin sa ating Panginoon Jesucristo, at pahintulutan ng Kanyang kapangyarihan na magbago sa atin. Sapagkat sa ating mga sarili, because of our sinful nature, tayo minsan, alam niyo yun, madalas tayong bumabagsak. That's why we need to constantly, continuously, consistently, look at the cross. Look at Jesus Christ. Pero ang sabi po dito, it's a mark. It's a sign. Na yung mga tao na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Panginoong Diyos, will keep the Sabbath. Pero tatandaan nyo, mga kaibigan, mga kapatid, we don't want also na maging extreme. Kasi bakit po? It's also possible na we are keeping the Sabbath and yet, hindi tayo mga tunay na alagad ng Diyos. Bakit po? Tingnan nyo po yung nangyari sa kwento sa New Testament. They know the right day. They know the right day. They are very strict in keeping the right day. But what happened? They are not serving the right God. Kasi bakit po? Nagkaroon sila ng maling perception of who God is. Mas masyado silang naging concern
sa kanilang mga sariling mga kalagayan as a nation? At hindi lamang po yun, masyado sila naging concerned doon sa details of the law at naging wala silang pakialam sa mga tao sa kanilang paligid. At sad to say, when Jesus came, they did not recognize Him. So ang point po dito, kailangan balanse. While it is true that Sabbath is a sign between Him and His people, yung Sabbath niya ay ikikip and it shall be a sign between God and us throughout generations. Lagi rin po nating tatandaan that it's not just about the day. Okay? Ulitin ko po. Kasi po bakit? When we are serving the right God, pag tayo ay nagsimula sa ating Panginoong Diyos, yung mga bagay-bagay sumusunod na lang. Ano pong ibig ko sabihin? Pati yung pagsunod sa Sabbath, susunod na lang. Pati yung pagkikip ng Sabbath, susunod na lang. Pero kung inuna mo yung Sabbath, inuna mo yung tamang araw, pero hindi mo nakilala, hindi natin nakilala ang ating Diyos na pinaglilingkuran, ang ating Diyos na sinasamba, so it's possible to have the right day, but wrong God. Kaya nga po mga kaibigan, mga kapatid, ang nais po natin dito is a balanced perspective. At lagi nating tatandaan, it all begins with God. Kaya tingnan nyo sa 10 utos. Ang bago ibinigay yung 10 utos, anong sabi doon? Sa Exodus 20 verse 1 and 2, balikan nyo po. Ang nakalagay doon, I am the Lord your God na nagligtas sa inyo. Pinapakilala muna ng Diyos kung sino siya. Na ako ang Diyos na nagmama sa inyo. Ako ang Diyos na nag-aaruga sa inyo. Ako ang Diyos na nag-iingat sa inyo. Ako ang Diyos na nagmamahal sa inyo. At tapos sa kanya ibinigay yung utos. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, I hope we will start with God. Ano? Kasi po minsan na nangyayari, may mga naririnig ako na mga kaibigan, mga kapatid, we have the right day. Ito ang tamang araw. Pero the way we treat people, kung paano natin, minsan nilalait natin ang kapwa nating tao, minsan sinasabihan natin ng hindi maganda. Mga kaibigan, mga kapatid, again, I'm inviting you to begin with God. And when we begin with God, we will have a balanced perspective. So it's not just about having the right day. It's about believing and having God sa ating mga buhay. Kasi possible po eh, na araw lang ang tama tayo, pero hindi tama ang ating pagmamahal at pananaw sa ating Panginoong Diyos. Kasi pag naranasan natin ng Diyos ang pagmamahal niya, pagpapatawad niya, magagawa rin nating i-extend yan sa mga tao sa ating paligid. Kaya nga po, ang Sabbath, it's a mark. It's a mark to His people. Ha? At hindi lamang po yun. Ito ay mark o ito ay sign upang nang sa ganun patuloy nating maalala siya. Ulitin ko po, all throughout the week, we should remember God. We should remember Him. We should remember Jesus Christ all throughout the week. But He set aside a specific day para nang sa ganun every week na lilipas, every week na dadaan, mapapaalalahan ng tayo, makalimot ka man sa buong linggong ito, itong araw na ito, paalala, mahal ka ng Diyos. Tingnan nyo po ang sabi, tatapusin ko po dito ang sabi, God's Sabbath is a constant reminder of our origins, our liberation, our destiny, our responsibility to the outcast and the marginalized. In fact, Sabbath is so important that instead of our coming to it comes to us every week and without exception, a perpetual sign or reminder of who we are, who made us, and what He is doing for us, and what He will ultimately do for us when He makes new heavens and new earth. Kaya napakaganda. Ito ay mark, ito ay sign upang maalala natin, mahal tayo ng Diyos. Mula umpisa, we will know where we came from. We will know our purpose right now and we will know what He is planning for us or where we will be going. At hindi lamang yun mga kaibigan, mga kapatid. Tandaan po natin, it also shows what kind of God we are
serving. Kaya po sa pag-aaral po natin ito, meron lamang po akong, again, tatlong letter M na gusto ko pong i-share sa inyo. Number one, memorial. Number two, ministry. And number three, mark. Huwag po natin kalimutan na itong araw na ito ay pinagkaloob ng Diyos. At tatandaan nyo po, again, huwag naman ang mamahalin lang natin ay yung tamang araw. Ang mahalin natin ay yung Diyos. At pag minahal natin ng Diyos, yung pag-keep at pag-respect sa tamang araw, it will follow. It's not the other way around. Hindi mauuna yung Sabbath. Yung day. Unahin mo ang Diyos. Pag inuna natin ng Diyos, magagawa po nating sumunod at makikita natin ano ang kahalagahan nito. Anong nangyari po sa mga Hudyo? Inuna nila yung araw. And then, nagkaroon sila ng wrong picture of who God is because of their expectations and because of the things that they are dreaming of, the things that they want. I hope and pray, we will always begin with God. Again, ang Sabbath, ninais ng Diyos, binigay ng Diyos para po sa ikabubuti natin. Maalala natin na siyang ating manlalalang. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang magbabago sa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Nawa po ay na-bless kayong muli sa ating pong pag-aaral na ito at muli po kagalakan po namin na makapaglingkod sa inyo. Let's bow our heads for a word of prayer. Ama po naming Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa inyo pong paalala sa kahalagahan ng araw ng Sabat. Salamat po Panginoon na ito po pala ay dinadala kami sa tamang pagkaunawa, pagkakilala sa inyo. Kaya naman tulungan niyo po kaming patuloy po kayong makilala. O Lord, tulungan niyo po kaming not to repeat the same mistakes ng mga ginawa ng mga Hudyo. Na sila po ay tama ang kanilang araw na kanilang pagsamba, tama po ang kanilang kanilang araw na napili at sila po ay nagki-keep ng tamang araw. And yet they miss to know Jesus Christ. Kaya po tulungan kami, Panginoon, to start with you. At maniwala po kami na pag kami nagsimula sa inyo, nakita po namin mahal niyo kami, hindi niyo kami papabayaan, maging ang inyong mga kautusan ay magiging madali at malinaw sa amin na ito ay para sa ikabubuti talaga namin. O mahal na Diyos, pinapanalangin ko po ang aking mga kaibigan, mga kapatid na kasama namin ngayon. Ano mang pagsubok, problema na kanilang pinagdadaanan ngayon, samahan niyo po sila. Maranasan nila ang inyong biyaya at pagmamahal sa araw-araw. At tulungan kami, mahal na Diyos, na patuloy pong isuko ang aming buhay sa inyo. Maraming salamat po. Napakabuti po ninyo. Salamat po sa pagpapaalala sa amin na sa mundong ito na magulo, maraming problema, we can experience rest in you. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Muli po maraming salamat, mga kaibigan, mga kapatid. Napakabuti po ng Panginoon na muli po tayong nagkasama-sama at nawa po patuloy po nating maranasan ang pagmamahal, ang biyaya ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at patuloy po nawang ang ating mga pag-aaral na ito ay makatulong sa paglagunin nyo sa ating mga Diyos. Kagalakan po namin na makapaglingkod sa inyong lahat. Magkita-kita po tayong muli sa mga susunod pang God bless you.